Lord God, maraming po salamat sa araw na ito sapagkat kami po ay patuloy niyo pong pinapanatili kahit po napakarami po namin pagsubok na pinagdadaanan sa bawat araw, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po na patuloy kaming magpalalim sa iyong salita, mag-aral at sa mambuhay ito, Panginoon, kahit kami nakakaranas ng mga mahirap na pagsubok. At pinapanalangin ko po, Panginoon, yung mga wala pa, di pa po nakarating ng mga kapatid namin, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, upang makarating sila dito po sa panambahan at makasama po namin ng ligtas. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran. Tanging salita mo lamang po ang mamutawi sa harap ng ito at bigyan niyo po ako ng humble heart at humble mind para maibahagi yung salita, Panginoon. At sa mga makikinig, Panginoon, pakilusin niyo po yung banal na espiritu sa kanila upang maintindihan. May isa pamuhay din po yung word po, Panginoon. Muli, binabalik po namin. Ulit po sasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. Dadago na po tayo sa ating devotion. So, ang title po ng devotion natin for this morning is Maging Mabisa Bilang Mga Pinili ng Diyos. So, be effective as chosen by God. At makita po natin ang ating text. Samahan niyo po akong buksan sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11. O kaya, nabasahin ko po siya sa FSB, Filipino Standard Version. At ayan niyo rin po akong basahin ito hanggang verse 15. So, 1 Peter chapter 1 verses 5 to 11. O, ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 1, talata 5 hanggang 15. Ito po ang salita ng Diyos. At dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa kabutihan ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang banal na pamumuhay. Sa banal na pamumuhay, ang pagmamahalan bilang magkakapatid. Sa pagmamahalan bilang magkakapatid, ang pag-ibig. Verse 8, sapagkat kung taglay ninyo at pinagyayaman ang mga katangiang ito, tutulungan kayo ng mga ito na hindi maging inutil at hindi mawalan ng silbi sa inyong pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sino mang wala ng mga katangiang ito ay sa malapitan lamang nakakakita at mistulang bulag. Nakalimutan niyang nilinis na siya sa kanyang naunang mga kasalanan. Verse 10, kaya nga, mga kapatid, lalo ninyong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagpili sa inyo. Kung gawin ninyo ang mga ito, hindi kayo madarapa. Sa ganung paraan, buong luwalhati kayong papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, Hesukristo. Verse 12, kaya nga lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga ito, kahit alam na ninyo ang tungkol dito at matatag na kayo sa mga katotohanang tinanggap ninyo. Katunayay, iniisip kong lagi kayong palalahanan hanggat nabubuhay ako. At alam kong hindi na magtatagal at paaalisin na ako sa katawang ito. Gaya ng sinabi sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 15, kaya't ginagawa ko ang lahat upang matiyak ko na kahit nasa kabilang buhay na ako, ay maalala pa ninyo ang mga bagay na ito. Papuri sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ito pong ikalawang sulat ni Pedro. Is nasulat ito yung bago siya mamatay. So, around 60 AD siya nasulat. Mga ganun taon. And yung target audience po nito is same audience po doon sa naunang sulat niya. So, sa 1 Peter na sila naman, nakakaraan na sila ng mga persecution, yung mga naranasan nila doon. At dito po, sa ikalawang sulat ni Pedro, is ang aim nito is hikayatin yung mga Kristiyano na i-sustain yung purpose ng pagkakatawag sa bawat isa at patatagin yung pananampalataya na sa muling pagbabalik ni Hesukristo. At syempre, sa mga following chapters, warning ito sa mga false teachers. So, nag-warning din siya doon. Then dito naman po sa chapter 1 ng ating pag-usapan, chapter 1 ng following verses,
So, na nabasa natin kanina, is makita natin dito yung pagkakatawag at pagpili sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. At hindi lang yon, may mga binigay pa siyang mga further instructions sa mga tagubilin si Pedro na dapat na ginagawa natin bilang isang mga mananampalataya na uligtas na. Kumbaga, hindi lang ito natapos sa pagliligtas lamang na, uy, ligtas na ako, ha? Gagawin ko na yung mga gusto ko. Ligtas na ako. Gagawin ko na yung mga kasalanan ko. Total, naselyuhan naman ako eh. So, hindi po ganun. So, hindi natapos lang po. Na hindi po inisip natin na ligtas na tayo, eh, okay na, magiging kampante na lang tayo. At magpabanding-banding na lang tayo sa buhay Kristiyano. So, hindi po ganun. Kapag bago pa lang ang isang empleyado, for example, may mga nag-apply din, na-hired siya day before. So, may mga empleyado na productive siya sa unang pasok niya sa trabaho, di ba? Siyempre, bagong hired eh. Diba? Papabibo yan. Laging ano yan. Hindi nalilate. Yan. Diba? Hindi nalilate. Laging sinusunod yung mga tasks. Diba? Siyempre, bago ka eh. Kahit ako naman dati. Bago, di ba? Siyempre, may mga ganun talagang empleyado na hindi maiwasan. Diba? Sumusunod sa mga lahat ng rules and regulations ng tinalagang ano, sa kumpanya mismo. Diba? Pero habang tumatagal, ito na yung consequence niya, pero habang tumatagal, may mga empleyado talaga na nawawala yung productivity sa trabaho niya. Diba? Na nawawala yung sipag. Ito na yung pinakamatindi. Nawawala yung ng sipag sa di natin mapaliwanag na bagay. Di natin alam kung nananawa na ba sa trabaho o di natin alam dahil alam niya na yung pasikot-sikot or pumapasok na lang dahil sa sahod. Di natin alam yung mga ganung empleyado. Diba? Sa loob ng simbahan, may mga ganun din. Diba? May mga ganun din mga pangyayari. Na kapag bago pa lang ang isang mananampalataya, ay napakainit na ito sa pananampalataya. Diba? Napakainit na ito na every Sunday, syempre, lagi nandito eh, bago nung saan eh, fit eh. Every Sunday, mula morning hanggang afternoon, kung may evening, baka nandito pa eh. Kasi bago lang, di ba? Tapos hindi lang yun. Sa mga Bible readings, kumpleto mula Monday hanggang Saturday, kumpleto niyang ina-attendan. Di ba? Kumpleto niyang ina-attendan yung mga weekdays na mga gawain. Walang palya. Pero habang tumatagal, ganun din nangyayari. Diba? Nung, kung noon is every Sunday morning, andito. Pero patagal ng patagal, diba, ang mga natututo is pababas ng pababas. Diba? Dati, morning pa lang, dito na. Afternoon na lang siya umaten. Nung Bible reading sa mga gawain weekdays, mula Monday, hanggang Saturday dati, umaten siya. Ngayon, pababas ng pababas. Diba? Nagiging Wednesday na lang. Diba? Late pa, minsan. Diba? So, hindi lang ito sa pag-attend sa church. Kundi ito ay sa paglaban sa kasalanan. Diba? Na kung noon, dati, bago pa lang natin marinig yung gospel, is ito pala yung katotohanan, di ba? Grabe tayo lumaban sa kasalanan. Na kung gusto na nga lang natin, magkulong na lang tayo para di natin magawa yung mga kasalanan na yun. Pero pabang tumatagal, magiging manhid tayo. Pabawas ng pabawas yung paglaban natin dun. Diba? Minsan naaabuso na natin. Yung 1 John 1:9, ligtas na pala ako eh. Papatawarin na pala ako ng Diyos. Gagawin ko na lang ang gagawin. Diba? So yun po yung warning dun. Kaya dito, sa ikalawang sulat ni Pedro, is makikita natin dito yung pagpapaalala sa atin bilang isang mananampalataya. Pagpapaalala dito na kung tayo pa ba ay productive o epektibo bilang isang lingkod ng Diyos. Diba? Nagpasimula dito si Pedro na walang mananampalataya ang kulang sa mga bagay na kakailanganin natin para mamuhay ng may kabanalan o mamuhay ng maka-Diyos. Bakit po? Kasi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya na lahat ng mga pangangailangan natin para mamuhay tayo ng may kabanalan. Diba, binigay na ng Diyos lahat ng kakailanganin natin para mamuhay tayo ng may kabanalan. Diba, sa madaling sabi, kumpleto na. Kumpleto nang ibinigay ng Diyos sa atin yung makagamitan natin para magpatuloy tayo. Nung nasa telecommunication company pa po ako, bulakin niyo pa ako nun eh. Telecommunication company is after namin ma-briefing nung mga nakakataas sa amin, sabihin yung mga gagawin namin sa site,
Then, after nun, lagi kami papalalahanan na kung kompleto ba yung mga safety equipments na pinagkaloob sa amin ng kumpanya. Lagi nang tatanungin yan, o kompleto ba yung helmet nyo, yung gloves nyo, yung safety shoes ba kami, nakapantalon ba kami. Yun, laging kaming pinapaalalahanan na suotin namin lagi yun. Kasi, isa lang doon sa safety equipments na hindi namin suot during that work sa site is there's a possibility na makapahama kami sa taas. Sobrang laking chance noon. Kasi, puro kable ng kuryente yung ano namin doon eh. Yung makakasalamuha namin doon live. Yun. So, ganun po ang paalala sa amin na suotin namin lagi yung mga safety equipments namin. Na ganun din tayo bilang isang mga mananampalataya. Diba? Hindi nagkulang sa pagpapaalala at kumpleto tayong binigyan ng Diyos na mga kagamitan upang labanan yung mga posibleng magpabagsak sa atin sa paglakad sa pananampalataya. Diba? Lalo na sa mundong to. Bakit? Kasi alam natin yung mundong to. Diba? Ito yung pumapatay sa atin. Ito yung kalaban natin. Lalo na sa pagnanasa nito. Diba? Remember sa Ephesians 6, diba? Yung whole armor of God. Diba? Laging pinapaalala sa atin na lagi nating suotin ito. Kasi sa laban tayo eh. Diba? Kaya wala tayong excuse para hindi maging productive o maging epektibo sa pagkakatawag sa atin. Bakit? Kasi nandyan eh. Diba? Nandyan na, binigay na ng Diyos lahat. At di lang yun, nagdagdag pa si Pedro ng mga ibang tagubilin, ng mga specific na katangian ni Christ. Diba? Ito yung mga, kumbaga yung Christ-likeness na idinagdag pa ng mga tagubilin ni Pedro. So, nandyan yung kabutihang asal. Sa kabutihang asal, kaalaman. Sa kaalaman, pagpipigil sa sarili or self-control. Diba? At meron pa, pagtitiis. Sa pagtitiis, kabanalan. Sa kabanalan, pag-ibig sa kapatid kay Kristo at pag-ibig sa lahat. No? Kung meron na tayong mga to, diba? Kung meron tayong mga katangian ni Kristo, na lagi nating naaalala, diba, tayo lumalago sa pananampalataya. At hindi lang tayo lumalago, kundi nagagampan na natin yung pagkakatawag sa atin. Pero bilang isang mga makasalanan, hindi talaga maiwasan na tayo makalimot. Diba? Hindi talaga maiwasan na tayo malingat sandali sa mundo. Diba? At kapag tayo nakalimot, kapag tayo naka-enjoy na ng kasalanan, ano na? Diba? Makakalimutan na natin na tayo pala iniligtas na. Diba? Makakalimutan natin na tayo pala'y mananampalataya na. Diba? At napakalaking epekto na ito sa buhay natin, sa pagkalimot natin sa mga bagay na yun. Kasi marami tayong maaaksaya na oras. Diba? Sa pagkalimot natin, napakarami nating maaaksayang panahon. Di lang yun. Kundi sa mata ng iba is parang mawawalan ng bisa. Yung pagiging mananampalataya natin. Tatanong sila, ano ba talaga to? Ba't ganito to? Diba? Di lang yun. Na nakakatakot pa dito, eh, baka makalimutan natin kung sino tayo kay Kristo. Diba? Kaya sa pagtatapos, mga kapatid, sabi sa verse 10 to 11, kaya nga mga kapatid, lalo ninyong pagsikapan na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Kung gawin ninyo ang mga ito, hindi kayo madarapa. Sa ganitong paraan, buong luwalhati kayong mapapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Diba? Kaya mas patatagin pa natin yung pananampalataya natin. Diba? Yung pagkakatawag sa atin. Wait, alam na natin yung mga bagay na ito kasi ulit-ulit naman. Meron na dapat tayo na ito pero maganda pa rin na pagpapaalala upang mas tumatag yung pananampalataya natin. At sa pagpapanatili at pagpapatatag natin, di ba? Hindi tayo basta-basta magagapi ng kaaway. Diba? Hindi tayo basta-basta matitisod sa mga pagsubok na kakaharapin natin. Kasi ito na, pinalagi natin inaalala yung gospel. Yung gospel na nagpatatag sa atin at nagligtas sa atin. Sa ganung paraan, tayo'y makakatayo na lumalaban sa kasalanan na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, di ba? Tayo'y malugod niyang tatanggapin sa kaharian na siya mismo yung maghahari sa araw na yun. Diba? Para sa mga tao na wala pa kay Kristo, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Patuloy tayong sumampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, matapos na itong araw ay nabuhay ng mga guli, tayo nagkaroon ng kaligtasan. At
lagi niya sinasabi sa mga salita niya na walang panggasa sa mundong to. Diba? Tayo'y mamamatay kapag hindi tayo sumampalataya at magsisi sa ating mga kasalanan. Siyempre, para sa mga mananampalataya, para sa atin tong mga paalala. Diba? Ito'y paalala sa atin na maging epektibo tayo sa lahat ng oras. Kasi epektibo rin yung kaaway. Diba? Productive siya at epektibo. At nadarasa natin yung mga bagay na yun. Diba? Kaya lagi natin alalahanin yung salita ng Diyos. Hindi lang alalahanin, kundi araw-araw nating isabuhay ito. Diba? Sa ganung paraan, diba? Mabilis, hindi tayo mabilis na mapapabagsak ng kaaway. Diba? Kaya bilang isang simbahan, diba? Patuloy nating akayin yung bawat isa. Diba? Patuloy nating paalalahanan yung bawat isa. At mahalin at ingatan yung isa't isa. Diba? At laging nating alalahanin na tayo pinili at niligtas na, pinabanal na ng Diyos. Kaya sa araw-araw, mas maging produktibo tayo sa lahat ng oras. Diba? Sa ganung paraan ay magagampan na natin yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, marami po salamat sa umagang ito na kami po ay pinahintulutan niyo makadalo at makarinig ng iyong salita, Panginoon. Marami po salamat sa mga paalala, Panginoon, aming mga pinili na at idagdag pa namin yung mga sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, naway hindi lang po namin ito narinig, bagkus isa pang buhay namin ito sa araw-araw upang sa mga susunod na pagsubok na kakaharapin namin ay matatag kami makakatayo at hindi kami basta-basta mababagsak nito, Panginoon. Panginoon, patuloy kami magsisi sa aming mga kasalanan, talikuran, patayin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy kami lumapit sa iyo, pag-aralan yung salita mo sa pamuhay at ibahagi ito sa aming mga pamilya, Panginoon. Kahit na patuloy kami bumabagsak, Panginoon, mas nakikita namin yung grasya mo, mas nakikita namin yung pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa. At nananatili ito, Panginoon, hanggang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, dadalangin namin na ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo sila na makadalo dito, Panginoon, ligtas. At maisa pamuhay namin ito sa bawat araw. At ganyan kami lalo nito. Maging paalala ito na kami niligtas na, pinili na, pinabanal na, O Diyos. Muli, binabalik po namin. Papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.